Hello everybody, what is up? It's me, Antality, and in for today's video, I will be doing some raids, solo raid. So first, ipapakita ko muna sa inyo kung sino nga ba ang ginagamit ko sa Curse Train. So ang ginagamit ko sa Curse Train ay si Curse King, si Donut Master, si Bloomer, at si Pink Rockstar. So ito nga ang ginagamit ko sa may raid ng Curse Train. Dahil first of all, si Curse King ay merong precision na trait. Ang ginagawa ng precision 1 ay nagbibigay ng 30% crit rate at 30% crit damage. Now, sa other raid naman, ang ginagamit ko duman doon sa isang raid, si Sharpshooter, si Donut Master, si Bloomer, at si Pink Rockstar. So bakit ko nga ba ginagamit si Sharpshooter? Dahil si Sharpshooter maganda siya for multi-hit. Actually, you can use Sharpshooter sa lahat ng raids. Pag meron kang precision na trait sa kanya. Maganda kasi talaga na may precision trait ka sa kanya dahil multi-hit po si Sharpshooter. That's why mas bet ko siyang gamitin. Pero as of now, ang meron lang tayo kay Sharpshooter ay critical 3. So hindi ko pa siya naro-roll ng maayos. Well, nagro-roll ako pero hindi ko makuha yung precision na nakuha ko kay Curse King. So ngayon, pupunta tayo sa raid. Magka-curse train muna tayo at ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga, kung saan ko nga ba nilalagay yung mga units ko, paano ko sila pinoposition, at kung sino ang dapat i-upgrade agad. So let's go to the raid. Alright, nandito na nga tayo sa Curse Train. So ipapakita ko na sa inyo kung saan nyo ilalagay yung mga units ninyo. So first of all, ilagay nyo na si Pink Rockstar. Kasi siya pa lang naman yung una natin masasummon. Then ilagay nyo na rin yung ibang farm units nyo. So ilagay nyo na si Bloomer. Si Pink Rockstar, dito ko siya nilalagay. I-explain ko sa inyo bakit mamaya. O yan nga, nalagay na natin lahat ng mga farm units natin. Ngayon, medyo malayo pa naman yung wave, so ang pwede ninyong gawin sa next wave, it's either maglagay na kayo ng unit or mag-upgrade muna kayo. Pero for me, ang mahalaga is mag-upgrade muna tayo ng mga farm units natin. So I'm gonna upgrade Pink Rockstar and one of my Bloomers. Habang wala pa naman dito guys, you can upgrade them as much as possible kasi mas mahalaga na tumaas yung pagkuha natin ng pera. So upgrade your other Bloomers. Then, try to summon your Curse King sa front. Then, yung Donut Master ninyo, ilagay nyo rin siya dito sa harap para mas low na kaagad. Alright. Now, meron na tayong Curse King dyan. Maglalagay din tayo ng Curse King sa likod ng Curse King natin dyan. At Curse King pa sa likod ng isa pang Curse King dyan. There we go. Ganyan ang position ng Curse King ninyo guys. Bakit ko ginawa to? Kasi first of all, mahalaga na magkaroon ng damage tong Curse King na to sa lahat ng mga wave na pumupunta dito. And then once na pag dumating na sila dito sa gilid or dito sa may part na to, madadamage na ng dalawa at easy, mababawasan na nila. Alright, so upgrade nyo na yung Curse King ninyo dito sa harap. And then you should add Donut Master here para ma-utilize natin ng maayos yung slow, and Donut Master here sa likod. Upgrade nyo naman na yung isang Curse King ninyo, upgrade pa kayo ng mga farm units nyo, mahalaga na ma-upgrade nyo sila. So just keep on upgrading sa mga farm units hanggat kaya pa ng Curse King ninyo. Okay? So ayan, since na-upgrade na natin yung mga ibang farm units natin, nang tatry naman natin i-upgrade ay yung Curse King dito sa pangalawa. Just upgrade it, kat kaya. Panang Curse King sa harap, upgrade nyo lang yung mga farm unit ninyo. Okay? So upgrade ko lang si Bloomer para umabot yung buff sa kanya dito kay Curse King sa harapan. Mahalaga talaga ni upgrade ninyo yung Bloomer ninyo kasi siya yung nagbibigay ng buff tsaka malaki yung nabibigay niyang pera. But, yung mga Bloomers naman din nyo dito, once na naka-Midas touch naman yung mga yan, maganda na rin yung pagbigay sa inyo ng pera ng mga yan. So, ayan na nga, 10k na nga, pwede nyo nang i-upgrade yung mga Bloomer nyo dito. Upgrade nyo rin yung Curse King nyo. Ipaabot na natin sa Cliff Barrage yung Curse King sa harap para may damage pa siya ng todo. By the way, sa mga Curse King, dalawa lang ang kailangan yung i-max upgrade. Ito kahit hanggang Flame Arrow lang. Hanggang magfuga lang siya. Hanggang sa ma-burn. Actually, burn yung mahalaga sa kanya para may bleed naman yung iba dito. Burn and bleed. So hanggat kaya pa ng Curse King ninyo na makadamage ng todo at makapatay ng todo, just upgrade your farm units first.
Pero pag hindi na talaga kaya, you should upgrade your Curse King. So may 3k na tayo, pwede nyo na i-upgrade. I-max upgrade yung isang bloomer ninyo. And then yan, sa next wave, doon nyo na i-upgrade yung isa pang Curse King ninyo sa harap. There we go. Upgrade nyo na rin yung Curse King dito sa likod para may ano na, since nakakapunta na nga sila dito sa likod. Di pa naman sila lumalagpas sa may Curse King ko dito sa may likod. But kailangan nyo na rin silang i-upgrade for good measure. So yan, medyo nahihirapan na tayo dito sa wave na to. So ang plano nyo dyan is upgrade again. Then upgrade nyo rin yung sa likod. Yan, to maximize the damage. Kasi mas mahalaga na ma-clear nyo yung wave. Each wave, ma-clear ninyo. So wave 70 na tayo, almost done na tayo. So I think, ito na ata yung mahirap na isa. Hindi ko sigurado. So, ang problem nyo na lang is ito. Which is yung Spectral Reaper. Dahil nagsasummon siya eh. So, nagsasummon siya ng mga units. So, dapat talaga ma-maximize nyo na yung fuga ng Curse King ninyo sa harap. Kasi medyo mahirap yung magiging mangyayari dito. As you can see, medyo kayang-kaya pa naman. So, naantay ko lang mag-next wave para ma-upgrade ko na rin yung Curse King dito tsaka yung Curse King sa likod. There we go. Ito na yung mahirap kasi yung Spectral Reaper dahil nga nagsasummon nga siya. Look, yan. Ayan nga. And there we go. So, kung magtatanong kayo bakit hindi ko ina-upgrade yung Donut Master ko, kailangan ko yung mas prioritize natin i-upgrade si Curse King mismo. So, upgrade yun na rin to. Tapos, pag nag-next wave, upgrade yun na siya sa Flame Arrow. So, max naman na yung mga farm units natin. So, wala na tayong paproblemain. But, kailangan natin mapatay agad yung Spectral Reaper. Spectral Reaper? Yeah, Spectral Reaper. So, yan, tinan nyo, magsasummon siya. See? Nagsasummon kasi yan eh. So, that's the problem with Spectral Reaper talaga. Kaya ako sinasabi sa inyo na kailangan nyo i-upgrade agad yung mga farm units ninyo. Kasi, nagsasummon siya. So, yan, mamamatay na yung Spectral Reaper. I think makakapagsummon pa siguro siya ng isa. Ano? Okay, there we go. So, na-wipe na natin yung Spectral Reaper. Wala nang problema. Now, ang gagawin natin is just to max upgrade the two Curse King sa middle pati sa back. Kung may mga extra money pa naman na mabibigay sa inyo, you should upgrade the Curse King sa harap kung hanggat kaya. Pero pag hindi na, eh, wala tayong magagawa. Ayan, see. So, ito na 16k, max na natin. Ito na yung ano niya, yung Ryoichi Tenkai. And ayan, madali nyo na siyang matatapos, pututusin. Then, ang susunod yung upgrade sa likod naman, pabutin nyo na rin ng domain expansion niya. That's how you do the Curse Train raid. So, antayin na lang natin matapos to. Then, lipat na tayo dun sa isang raid. By the way, two phases yung boss dito. Ah. So, once na napatay nyo na yung Train Demon Lord, meron pa ulit yan. Second phase niya. And there we go. And yung isa, awakening niya. So, that's the second phase. So, madali-madali na yan. Kasi since mabagal naman siya maglakad, wala naman problema. But, nagbibigay din siya ng ano. So, pinapabagal niya rin yung cooldown ng Curse King natin. No? Parang lang siya dun sa isang raid. Nagsaslow lang. Like, nagbibigay din ng nagpapataas din ng cooldown. No? So, sabihin natin 9 seconds. So, possible magbigay. Let's see kung makikita natin. No, hindi na natin makikita. But, yeah. I think that's cooldown eh. Yung logo na to, I think that's for cooldown. Yeah, I think for cooldown yan. And there we go, that's it. So, ganyan nyo lang gagawin yung Curse Train ninyo. So, madali lang, 19 minutes, matagal-tagal din. But, now,
let's go to the other raid. All right. So we are now at Cursed Dungeon. Change of team, guys. So we're just gonna use Sukuna. So gagamitin lang natin si Sukuna since meron kasi tayong Itadori dito na pang-debuff. Which is yung effect ng debuff is nakaka-buff ng damage natin. So yun yung debuff, no? So may kita kayong mark kay Itadori na parang smile na basta smile na ewan yun eh. So if you have Sukuna na may precision, just use Sukuna. Alright? So ipo-position ko sila based sa aking gusto, alright? So ito, pop dito na lang isa. Then slow natin dito. Then you put Itadori at front, no, ni Katakuri. Kasi may kita kayong debuff ni ayan yung debuff niya na nakakadagdag ng damage natin kay Sukuna, alright? Maglagay lang kayo ng maglagay ng Itadori as much as possible. Lagay kayo ng Itadori diyan. So yan nga yung mga mask armor, no? Mga nakakabwisit na mask armor. So ayan, para pag umabot rin dito at least kahit papaano, meron tayong pampigil sa kanila. So upgrade your farm units first. Pag mamamax upgrade nyo na yung bloomer ninyo, i-max upgrade nyo na. Pag kaya, hanggat kaya nyong mapatay yung mga units, yung mga raid na enemies, hanggat maaari, upgrade nyo muna yung farm units ninyo. Then upgrade your Sukuna. Maganda talaga na may precision ka kay Sukuna kasi grabe yung damage na nagagawa ni Sukuna. So talaga ang kalaban mo lang dito sa may raid na to, dito sa may Cursed Dungeon is yung mga singer armor, mask armor. Kasi yung mask armor mabilis, yung singer armor matigas eh. Matigas yung singer armor. Yan, see? So maganda na yung nangyayari ngayon kasi may debuff and then may bleed, may burn, may slow. So sobra-sobra na talaga sa mga debuff to. Ito na yung matigas, the Guardian Armor. Warrior Armor din, matigas din eh. Matigas. Basta mahirap sila eh. Yung mga Warrior Armor, yung Singer Armor, matigas. Yung Mask Armor, mabilis. So I think hindi natin mafufully upgrade yung Sukuna natin sa harap. But as long as upgrade na natin ng fully yung Sukuna natin dito sa likod, dalawang likod, I think the run should be good. And that's about it, guys. So as usual, tapos na tong raid na to. Guaranteed win na to. So if you do enjoy this video, please subscribe, leave a like, and comment down below. And if you want more Anime Defenders videos. So, by the way, meron nga pala tayong almost 60,000 gems. So, abangan ninyo yung video ko na magsasummon tayo for a secret unit, no? I don't know kung ilan yung makukuha kong gems. Maybe tatry natin ma-goal yung 200k if kaya. Pero sa 100k kaya naman na yun. So yeah. I'll see you guys in the next one. Peace.